200 a month, no, 2,400 a year. Palagi ko, di makakasapat yun considering yung spike ng fuel prices. Ano? Hindi sapat para kay presidential candidate Senator Panfilo Lacson ang 200 pesos kada buwan na ayudang ibibigay ng pamahalaan sa loob ng isang taon para matulungan ang mga mahihirap na Pilipino sa gitna ng problema sa tumataas na presyo ng langis. Sa halip, iginiit nito ang pansamantalang suspension sana ng excise tax ng kahit ilang buwan habang mataas pa ang presyo ng langis sa world market. Hindi naman natin sasabing pag isuspend, suspend forever or suspended forever. Ang sinasabi natin, temporary. Kung ilang months itong nangyayaring walang tigil ang taas, pwede naman taasan yung threshold. Temporary lang. Yun ang aming recommendation. Against 200 per month, napakaliit. Hindi kakayanin yun. Hindi makakasapat. Sinang-ayunan naman ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. ang naging pasya ng Pangulo na huwag suspindihin ang fuel excise tax. Gayunman, hindi siya pabor sa ideya na bigyan ng ayuda ang lahat ng mga mahihirap na pamilya dahil hindi naman anya lahat ay apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. So my approach would be to continue to collect the excise tax but provide an oil subsidy so that anybody who is using oil-related products, which is basically everybody, will feel the effect, not yes. only yung nasa listahan. Nalistahan na hindi naman kuminsan ay hindi kumpleto, hindi tama, whatever. In other words, kung bumibili tayo ng langis, ng isang, whatever the price is, $100, whatever it is then some of that increase will be covered by the oil subsidy. So that kung may increase man na umabot pa sa tao, ay maliit na lang at dahan-dahanin natin. Patuloy din na isinusulong ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer, Manila Mayor Isko Moreno ang pansamantalang pagsuspinde sa excise tax sa langis. Sinabi ni Yorme na dapat pasanin muna ng pamahalaan ang bigat ng pagtaas ng halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado kaysa ipasa ito sa mamamayan. Ako, ang panawagan ko ay sana samahan ninyo ako na manawagan tayo sa Kongreso at Senado na imbes na hintayin pa akong posibleng maging presidente, baka pwede nang gawin ngayon na bawasan na natin muna yung kita ng gobyerno. Magparaya muna ang gobyerno. Pabiro namang sinabi ni Senator Manny Pacquiao na kung siya nga ay 1,000 piso ang kanyang ipinamimigay sa mahihirap nating kababayan. Wala pang inilalabas na reaksyon si Vice President Lenny Robredo at Leonie de Guzman sa issue. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.